Kamusta mga lods? It's your boy here, Taralaro PH, back with another gaming vlog. And nandito ulit tayo ngayon mga lods sa Miracle MU. Ito ay mobile version mga lods, nakamukha siya ng PC version, kaya marami naglalarong Pinoy nito. Okay, so update ko lang kayo ngayon mga lods, ako ay level 400 and 357. Kung makikita nyo 1, ibig sabihin naka-reach na ako ng first 400. Then continue ng pa-level, so 357 na. Makikita nyo rito sa upper left, dito sa may avatar. Okay, so currently nagpapa-level ako ngayon. I'm trying to reach level 400 para ma-unlock ko na yung bagong item. Itong AA na gear, no? So arms. Kasi ngayon meron na akong dito yan mga lods. Diyan. Ito, ayan. Meron na akong yung Archangel na weapon and shield, then yung armor, and then yung headgear. So sunod is yung gloves, then boots, then yung pants. So every 50 level siya dito. Actually 100 kada 100. So medyo matagal siya and kailangan yung pagtiyaga ng pag-grind. Okay. So ngayon ang pag-uusapan natin is yung ano ba yung stats ng aking wizard? Okay, kung bakit yun yung pinili kong stats, bakit hindi yung isa? Okay, so diretso agad tayo mga lords. So dito kasi sa MU Miracle, medyo kakaiba yung skilling system nila compared dun sa nakasanayan natin. Okay, 'di ba? Sa dati pag wizard, pure energy ka lang dapat, 'di ba? Pure energy ka lang, pure energy para nandun lahat ng damage. Okay? So dito sa MU Miracle Mobile, nagdedepende yan kung anong skill ba yung gusto niyong gamitin. Okay, so halimbawa gusto niyong gamitin yung isang skill na 'to, kailangan mag pure energy kayo. Hindi naman pure, basta mataas yung energy. Pag yung isang skill lang gusto nyo gamitin, halimbawa ito nga yung katulad ng skill ko, Ice Storm, kailangan mataas yung AG mo kasi may requirements yung scroll para magamit siya. So it's up to you kung ano yung build na gusto ninyo. So ito, pakita ko sa inyo mga yun mga lods ha. So tapusin muna natin tong egg. Okay. Ito nga pala yung Miracle MU na egg. So maraming egg drop. Then yun, may mga mini boss, madami siyang XP and drop. Okay, continue tayo. So, ito yung skill tab. Okay, etong parang book. Click nyo lang yan. Okay, so ito yung skill ng wizard. Okay, so sa una dyan, meron kayong apat na skill. So, matik yan, apat. Ito, meteor, itong flame, itong evil spirit, and itong aqua beam. Alright? So, the rest, bibili nyo na siya. Ngayon, magkakatalo, pagdating dito sa mga higher level skill. Okay, kasi may requirement yan. Halimbawa, ito, i-click ko to. Ito, nakikita nyo sa gilid. Yan yung pinaka-requirement niya. You can use naman translator para maintindihan nyo kung para saan siya mga lods. Okay? So, ngayon, ang pinili ko talaga dyan is yung Ice Storm. Itong sa dulo, Ice Storm kasi to. And ang kanyang AG ay 6,490. Okay, so mataas yung agility niya. So, nasa sa inyo yan mga lods kung ano yung gusto nyong build. Kasi kung magiging ano kayo, fire, itong kabila, ang pipiliin nyo, ayan, 5,101 yung kanyang energy requirement. And then, ito rin isa, itong hellfire. Nasa sa inyo yan. Pero ako kasi, mas gusto ko yung build na Ice Storm kasi nga, may mga slow effect yan. Kung itatranslate nyo, mababasa dyan, may mga slow effect yan. And good siya sa mga boss and syempre sa PvP na rin. Maganda yan gamitin. Ice Storm. Alright? Before mga lords, dati rin akong energy type. Okay, ang AG ko lang ay 200. Then the rest, siguro mga nasa 8,000 na energy ko nun. Kasi dito mga lods, pagtapos yun ng 400, wala nang dagdag stats. Hindi na siya magdadagdag. Okay, mag-i-increase na lang yung BP ninyo sa set, sa item, and sa fruits. Okay, and sa other pang pang-upgrade. Pero kada level up, wala nang dumadagdag na stats. Ayan, nag-stop na yan. Wala nang dumadagdag na stats. So, kayo nang bahala mag laro talaga ng inyong stats after 400. Okay, it's up to you na. So, balik nga tayo. Dati akong pure energy. Pero napansin ko kasi, malakas siya dumamage, pero medyo mababa yung defense ng wizard ko. Especially wizard to. Di ba, malambot siya. Okay, and hindi ganun kabilis yung attack speed niya. Kasi dito mga lords, yun nga, di ba, pag sinabing agility, may attack speed. May defense rate, defense success rate, tas yung mismong defense. Pero dito sa Miracle MU, yung AG, meron din siyang damage. Makikita niya to. Ayan o, 50,000 to 75,000.
may damage din niya nakasama ang agility dito. Okay, hindi lang siya pure defense. Ay, makita nyo. Alright. And then, yung energy ko, plus 84% pa yan ng total damage. Kaya pinagpatong ko siya. Ngayon, ang nangyayari ngayon sa wizard ko, mabilis na siya. Tumaas yung death gauge niya. Tumaas yung defense rate niya. And then, the same damage pa rin siya kasi nga, meron pa rin akong energy. Nung na-reach ko na yung skill ng Ice Storm, yan yung na-reach ko na, the rest, nilagay ko na sa energy. And wala naman ako naramdaman na difference. Lumakas pa yung character ko, yung defense niya mas tumaas pa, mas tumatagal ako sa PvP. Dati, pinapatay lang ako ng mga top players. Ngayon, napapalagan ko na sila, nasasabayan ko na sila. Pwedeng hindi ko sila napapatay, pero hindi rin naman nila ako napapatay. Diba? So, matigas-tigas na yung character kahit wizard. And isa pang benefit ng pagiging Agi type is yung yan, yung barrier. Kasi mataas din yung Agi requirement ng barrier. 3,444. Okay? Importante yan sa wizard na meron kang barrier. So, ginagamit ko din siya mga lods. Diba? Makunat ka na, may barrier ka na, malaking tulong talaga. And then, pag na upgrade nyo pa yung skill nyo, syempre tumataas yung percentage nyan. Tulad nito, 17. Next nyan is 18. Level 3 pa lang yung barrier ko eh. Ang sagad is level 6. Alright? So, yan yung build ko ngayon. Pwede naman kayo mag-reset ng libre hanggang level 250. Pag nalambasan nyo na yung 250, bibili nyo na yung scroll ng reset. Dito yan eh. Actually, hindi siya scroll eh. Dito yan oh. Ito. 4,500 na coins. Meron din yan for Diaz. Ayan, o 2,000. Pag lampas na kayo ng 250, may bayad na siya, diamonds. Okay, so pwede nyo pa rin i-reset. Yun nga lang, gagastos na kayo ng diamonds. Alright, so yan yung build ko ngayon. Kaya mas gusto ko siya, kahit hindi siya pure energy. Matigas naman siya, kasi wala namang silbi kung ang lakas mga dumamage. 83 hits ka lang naman ng mga kalaban mo. Wala na. And isa pang napansin ko, pag meron kang pag Agi type ka, mabilis ka mag-skill, mas mabilis yung chance na pagpasok ng damage. So, in total, marami ka rin damage na pwedeng ibigay kasi mabilis ka mag-skill eh. Alright? So, ito pa pala kung napapansin nyo, iba na yung evil spirit ko, parang gold na siya. Gawa yan ng, dito sa shop. Kaso ngayon wala na siya eh. Wala na siya sa aking icon kasi nabili na siya. So, ina-upgrade din siya. And then yung aura ko, ayan, binibili rin yan using blue stone. Okay, ito yung aura dito yan nakukuha mga lods. Pakita ko sa inyo. Ito yan, yan, ito yan. So, yung apat na yan, nagagamit ko na siya. Ayan, makikita nyo naman sa character ko. Ayan, yan yung aura. And then, meron siyang kasamang additional skill na pag nag-charge siya ng 100, para siyang nag-Nova Strike. Ah, hintayin nyo ha, para siyang sumasabog. Parang Nova na normal sa MUPC. Ayan, tignan nyo, 70%. So, automatic na, hindi nyo na kailangan i-cast. Hintayin lang natin, 80. Ayan. So, kada hit nyo lang ng master yan. Yun, nakita nyo? So, yun yung parang pinaka-Nova Strike nya rito. So, maganda yun for PvP. Kino-combine ko siya. Habang ini-skillan ko yung kalaban ko, sabay nagte-teleport ako, hinihintay ko lang ma-charge. Hanggang sa sumabog yan, sabay teleport ulit ako. Telenova nga, diba? MUPC Days 2003, ganyan yun. Alright? So, yun. Maganda rin naman tong upgraded version ng Evil Spirit. Ang laki ng range niya, tapos ang bilis niya mag-cast. Yan, kung itutuloy-tuloy ko yan, tignan nyo. Oh. Diba, halos buong screen na. Tapos ang bilis niya pa. Lahat talaga tatamaan. Okay? So, yun muna ang update ko mga load. So, it's up to you pa rin kung anong gusto nyo. Gusto nyo mag pure ene, gamitin nyo yung fire skills. Kaso hindi nyo magagamit yung ice. Kung gusto nyo mag ice skills, hindi nyo magagamit masyado yung flame skill. Kasi nga mataas na yung requirement. Okay, maganda kasi mga lords, lagi kayong may agility. Huwag nyong iiwanan. Okay, huwag kayong, para sa akin ha, mahirap kasi mag-pure build dito. Mahirap mag-pure build. Kasi pag pure build ka, may maiiwanan kang isang side. Mahirap yun. Maganda yung medyo balance lang kayo. Okay? So, sa mga wizard yan, at least nabigyan ko na kayo ng tips kung anong gusto nyo maging build. Okay? So, hanggang dito na lang muna ulit mga lords. Peace out.